Hello guys, good morning. So long time no update. Ayan. Been missing in action for hindi ko lang kung kailan ako huling nag-update or nag-upload dito sa YouTube. Pero 'yan, so kailangan bumawi kasi sayang naman yung mga pinaghirapan namin noon, lalo na yung ka-team ko. And yung sa team ko dati, yun, humihingi rin ako ng pasensya sa kanila, pero hindi na rin ako nagkakaroon ng communication sa kanila dahil super na busy, ang daming ganap. And yun, so, pero very thankful pa rin ako sa kanila, kasi kung hindi dahil sa kanila, talagang hindi mag-proceed or walang sabihin natin na YouTube channel ang Bianis family. So, talaga malaki yung pasasalamat ko sa kanila. And yun nga, so tatry ako na bumalik ulit sa YouTube and hopefully ma-upload ko tong video na to. Ang dami ko nang ginawa ulit, nagtry ako since last year pa na bumalik talaga na mag-regular ng upload, mag-regular ng filming, pero hindi ko talaga siya ma-edit, wala na akong time kasi yung anak ko, tapos nabuntis ulit ako, so hirap na hirap talaga ako na magbigay ng time. Nagagawa ko minsan mag-film, especially pag si Timothy wala or hindi ko siya kasama, ganyan, nakakapag-film ako sa bahay ng tahimik, ganyan. So ever since na nag-start kaming mag-ayos ng bahay, mag-ayos para lumipat ng bahay, hanggang sa nakalipat na kami dito sa bago naming apartment. Guys, wala na kami sa house ng mother ko and ng aking stepfather. Umalis na kami, so may sarili na kaming apartment ni Mimo. And yun, hanggang mula noon hindi na ako naging updated or naging busy na masyado, guys. Tapos nabuntis pa nga ulit ako, so ngayon may bunso na rin ako, natutulog siya ngayon. So hopefully this time ay magdire-diretso, magawang ko, sipagin ako, magkaroon ako ng time na mag-edit, alam niya yan, na mag-film. So ngayon, medyo kalma-kalma naman kasi tulog yung aking anak na bunso. Pero sana hindi rin siya gumising, no? Matulog siya na masarap kasi ang sarap ng tulog niya kagabi, guys. Hindi ko alam kung tutulog siya ngayon ng matagal. But yun, sisimplehan lang natin. So ngayon, nahatid na namin si Timmy kanina sa school and kami na lang dalawa dito sa bahay. Bumalik na rin ako kasi si Mimo ay nag-leave siya sa trabaho niya ng 2 weeks. Nakabalik na siya ngayon dun sa kanyang nilalaboro ng mga condominium. Pero dun sa hotel, sa bukas pa siya babalik. So meron pa siyang, so sa hapon ngayon, uuwi pa siya kasi wala pa siyang work sa hapon. Pe-prepare ako ng lunch para sa amin. Tapos susunduin ko si Timmy dopo after sa school, guys. And ngayon ay naaayos ako ng bahay kasi marami pa rin labahin, tambak pa rin, and meron pa akong umiikot ngayon sa aming washing machine. Actually, guys, ano siya? Washing machine with dryer na siya. Ayan. Luma na siyang klase. Andito na to nung lumipat kami. Pero, maganda is, meron siyang kasama na dryer. So, pagkatapos na kung maglaba, yung mga pwedeng i-dryer na hindi masisira. So, dina-dryer ko na lang siya. And, look at this, guys, kasi sobra-sobra talagang kalat. Wait lang, guys. Pakita ko sa inyo. Okay. So, yan yung bahay. Yan. Super kalat pa. Kasi nga, umalis na rin kami kanina. Ayan. Okay. Ayan, ang dami kong sinampay. Ayan, kalat pa. And, sara natin to kasi sobrang, sorry sa kalat, guys, pero talagang, ayan, wala nang magawa. Wala talaga. Ayan. So, itong mga paper bag na to, yan, mga nasa plastic na yan. So, itatapon yan. And, tatry natin to. Siguro tuyo na yata to. Hindi pa rin. So, yung kwarto namin, guys, naayos ko na kanina. And bago ko umalis, ihatid si Timmy na beddings na rin ako. Kasi kahapon, hindi ko siya bineddings kasi sabi ko, bebeddings ko siya pagbalik namin ni Mateo. Kaso si Mateo, hindi talaga siya natulog agad kahapon. So, pagbalik namin dito ng mga 9 yata, 9:30,
guys, 11:30 na tanghalian na, wala pa ako nagagawa kundi yung pagbe-beddings lang kasi ayaw niya magpababa sa kama. So, yun ang ginawa ko. And thankfully naman natulog siya ngayon. Kasi sana, ayun, magtagal-tagal yung tulog niya para naman may magawa ako. So, start na tayo guys. Ayusin ko lang tong kusina muna kasi maglalabas na rin ako ng pagkain namin para makapagluto ako after. Pero, kailangan ko munang maglabas ng pagkain namin. Tanungin ko muna pala si Mimo kung anong gusto niyang kainin. I've been trying my best not to think about you, but you're stuck in my mind. I've been hypnotized by you. All the suffering and pain got me feeling so blue. Cause when it was us, I was never enough. Girl, you got me thinking I was messed up, pushing me down instead of pulling me up. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up, yeah. Gising na naman siya. Mati, kiche. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up.
got me thinking I was messed up, pushing me down instead of pulling me up. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up, yeah. Messed up, yeah.